5 wins at wala pang talo ang ating bagitong Gilas Pilipinas sa final window ng FIBA Asia Cup 2021 qualifiers. Tinambakan po ng mga bataan natin ang team ng Indonesia. Take note, kasama dyan ang naturalized player nila na former PBA import, Lester Prosper. Nakainsayo pa nga yan si Prosper kasabay ni Kai Soto sa training camp nito sa Amerika. Final score ay 76-51, a whopping 25-point win para sa atin. Guys, inaabangan ng marami sa larong ito against Indonesia ay ang pinakabatang player natin, a high school from Ateneo, 18 years old, Francis Leo Lopez, o kilala rin natin bilang si Lebron Lopez. Na-feature ko nga ang batang ito sa mga previous video ko at magaling talaga, athletic and very promising. Guys, hindi po tayo binigo ni Lebron Lopez sa kanyang unang pagsabak sa ating pambansang kupunan. Instrumental si Lebron Lopez sa larong ito. Sa second half na po ipinasok si Lebron at sabay niyan ay ang pag-init ng ating kupunan. Sa first half kasi medyo hindi maka-execute ng mabuti ang ating team. Sabi pa nga ni Coach Tab Baldwin, wala ang disiplina at cohesion ng mga bata natin. Hindi tayo makalayo ng lamang. However, sa second half, nagbago ang takbo ng laro pagkatapos nitong kausapin sa halftime ang mga bata natin. Nagtala si Lebron Lopez ng 8 points, 5 rebounds, and 1 assist, and a block shot pa. Kapansin-pansin rin talaga ang enerhiyang taglay ng batang ito, maliban dyan, walang takot at composed talaga against mga professional players. Napahanga si Coach Tab Baldwin sa ipinakitang composure ng bata maliban sa excitement na taglay nito. Nagustuhan ni Tab Baldwin ang effort ng bata on both sides of the floor, ibig sabihin sa depensa at opensa. Kapansin-pansin ang maturity level ni Lebron sa laro kahit unang sabak pa nga lang niya sa seniors team. Outside his highlight plays, however, Tab Baldwin sees a very good basketball player in the 6'6 Lebron Lopez. Ito ang ipiniliwanag ni Coach Tab during the press conference pagkatapos ng kanilang panalo. "We have a tendency here to get carried away with the spectacular on the basketball floor. The only thing we want in our program to be spectacular are the results and the performances. With Lebron buying in the way he is buying, we might be sacrificing the highlights. But long term, we will have a tremendous basketball player in our hands." Ayan guys, hanga naman talaga rin ako sa paghawak ni Tab Baldwin sa programa ng ating pambansang kupunan. With that not only being the head coach, but as the program director as well ng SBP. Marami na rin ang humahanga kay Tab Baldwin ngayon dahil nga makikita mo naman ang resulta, diba? Even as this early. Take note guys, ang goal ng programang hawak nito is for the 2023 FIBA World Cup. Kaya ang mga panalong ito sa Asia Cup qualifiers ay malaking bagay habang natututo rin ang ating mga kadete. They will be getting the much needed exposure and at the same time, gaining confidence kasi nga alam nila na kaya nilang manalo kalaban ang mga bigating kupunan na gaya na lang sa pagtalo nila sa Korea lately. Hats off and credits to Coach Tab Baldwin. Wika nga, future is bright for our national team, Gilas Pilipinas. And guys, remember, meron po tayong giveaways dito sa channel ko on my road to 20k subscribers. Mamimigay po tayo ng basketball sneakers, of course, guaranteed. Genuine brand po yan. All you need to do after na nakasubscribe na po kayo ay mag-comment lang ng hashtag road to 20k. Ganon lang po kadali at may entry na po kayo. Who knows, ikaw po ang palarang manalo ng basketball sneaker. Guys, thank you very much for watching. As I've always wish for everyone, mga bro, mga chong, and sa mga pare ko natin dyan, stay safe, ingat palagi, and God bless.